Nagka-Beriaman, maayos pa rin nakarating sa Pag-asa Island ang mga nagsasagawa ng resupply mission na lula ng BRP Laguna. Nakatutok si Joseph Moro. Sa wakas, awa ng Diyos, nakarating din. Ngayong hapon na nakarating ang BRP Laguna ng Philippine Navy na may resupply mission sa Pag-asa Island. Gabi ng Martes, naglayag ang BRP Laguna parehong araw na nagtagumpay ang resupply mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kagabi pa sana ito nakadaong pero nasiraan ang makina sa gitna ng laot. Sa di kalayuan, makikita ang ilang barko ng China malapit sa BRP Laguna. Sa lapit na yan, sabi ng ilang residente, maaaring tanaw ng mga Chino ang mga aktibidad sa isla. Ang kaibahan ng resupply mission sa Pag-asa Island kumpara doon sa ibang mga resupply mission sa mga lugar na sakop at kontrolado ng Pilipinas ay may mga sibilyan, mga residente ng Pag-asa Island na sumasabay dito. Bit-bit nila ang kanilang mga pangangailangan sa isla. Kaya sabi ng AFP mas maganda kung mas marami ang mga barko ng Pilipinas para sa mga resupply mission. Sabi nga ni ng commander ng Westcom na si Vice Admiral Abet Carlos, sabi niya at any one time there are 400 more than 400 foreign ships, no? At karamihan nito mga Chinese ships, no? Of course, meron pang ibang mga barko dito katulad ng mga Vietnamese, Malaysians, hindi lamang China ang nandoon sa area na yun. Sa pag-uwi ng mga tagapag-asa, maraming Chinese vessel ang nakita sa may Pag-asa. Ang puwersang Chino ay nakakalat sa West Philippine Sea tulad ng mga sumubok na humarang sa resupply mission sa Ayungin Shoal noong August 5 at August 22. Matagumpay na nais nagawa ang resupply mission sa Ayungin. Sa litratong ito, makikitang nakasaludo sa watawat ng Pilipinas ang mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Sa misyong yan, namataan ang isang eroplanong may tatak na Navy. P-8 Poseidon plane daw ito ng US Navy ayon sa Agence France Presse. Hindi kinumpirma ng Pentagon kung kanila nga ito, pero suportado daw ng US Defense Department ang Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nasupugan ang talas ng isip at teamwork ng ilang reporter at anchor ng GMA Integrated News sa Itbulaga. Sa segment na Word of the Rings, Team 1 sina Emil Sumangil at Maureen Shrivers, habang Team 2 naman sina Rafi Tima at Aubrey Carampel. Competitive ang dalawang pares pero di pa rin naiwasan ang kulitan. Team 1 ang nanalo na nakakuha ng sagot na mas maikling oras. Bukod dito, may nanalo rin ng 1 million peso jackpot sa kanilang segment na May Paki Sayo kanina. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia Ivan? Thank you, Nelson. Salamat, Nelson. Makapuso kahit sino kakabahan kapag nagre-review para sa exam. Kaya minsan, kailangan ng icebreaker. Pero, naku, wag ka. Ang isang review session para sa licensure examination for professional teachers, abay nagbistulang singing competition. Bawat estudyante pinapasahan ng mic, aba game agad na makipagbiritan. Kaya, magbiritan! Para mag-enjoy ang mga estudyante, karaoke ang naisipang pakulo ng instructor na si Froylan. Balak niyang sorpresahin ang mga ito pero parang siya pa raw ang mas nasorpresa. Napaindak pa nga si instructor sa tuwa at hindi nagtagal ay nakising along na rin. Ang gagaling naman. At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.